I-recap ko ang isang 2013 romance drama movie na pinangalan ng Puppy Love. Kaya simulan na natin. Sa simula ng pelikula ay nakita namin ang isang batang babae na nagngangalang Diane ay pumunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Pareho silang nag-aaral sa iisang paaralan at mabubuting kaibigan din. Pagkatapos nito, hinubad ni Diane ang kanyang damit at humiga sa kama. Tawag din niya tapos hinubad din ni Antoine ang damit niya at humiga sa kama kasama niya hinahalikan niya ang kagandahan niya. Tapos sabi ni Diane wag na daw maghintay. Magsimula, pareho silang nasa dulo. Pero sa huli, walang pwedeng mangyari sa dalawa. Pagkatapos ay pinuntahan siya ni Antoine sa bahay, pareho silang 14 na taong gulang. Kaya pareho silang nagsimulang magkaroon ng interes sa lahat ng mga bagay na ito. Kaya naman both of them trying to be intimate, pero dahil sa first time niya hindi niya magawa ng maayos. Walang nanay si Diane. Nakatira siya sa kanyang tatay na si Christian at nakababatang kapatid na si Mark sa gabi. Nanunood siya ng mga porn video nang pumunta doon ang kanyang ama. Pinagbabawalan niya itong makita ang lahat ng ito at hindi pinansin ni Diane ang mga ito at sinabing you go and sleep matutulog na ako after seeing this. Tapos kinabukasan nagsasalsal siya habang naliligo. Sa ganitong paraan nasiyahan siya sa sarili. Tapos kapag pumapasok si Diane sa school pinag-uusapan ng mga kaklase niya na napakasakit ng mawala ng virginity. Medyo natakot siya nang marinig niya ito, nagbigay siya ng ilang porn video kay Antoine. Sinabi ni Antoine na may matututunan siya sa panunood nito ngunit hindi nanood si Antoine ng kahit isang video kaya nagalit siya at pumunta sa kanyang bahay pagkatapos ay pinanood ang video sa kanyang silid sa isang kalapit bahay. Pinagalitan ng isang ama ang kanyang anak na babae sinubukan niyang itago na makita sila ngunit hanggang doon ay nakita siya ng batang babae at sinisigawan siya sa galit pagkatapos nito nang si Diane ay nanananghalian dumating ang babae dito ang pangalan niya ay Julia siya ay dumating upang manirahan kasama ang kanyang pamilya sa kapitbahay ni Diane. Sabi niya naghahanap ang nanay ko ng piano teacher para sa akin. Kung may kakilala kang guro, ipaalam ito sa amin na aalis siya kinabukasan sa hintuan ng boss, nakipagkita muli si Diane kay Julie. Ibinigay ni Diane kay Juliet ang numero ng telepono ng mga guro ng piano ngunit inihayag ito ni Julia. Hindi ko kailangan. I just came to see you and asks her bakit mo ako binabantayan nung araw na yon. Sabi ni Diane hindi kita binabantayan. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana ko. Samantala, dumating ang boss at umupo si Juliet sa boss. Pagkatapos ay sinabi ni Diane na pupunta ako sa isang party ngayong gabi. Sasama ka ba sa akin? Sumang-ayon si Juliet at sinabing sunduin mo ako sa bahay. Pagkatapos ay sumakay siya sa boss at aalis sa gabi. Pareho silang pupunta sa party at hiwalay na sila ni Julia kay Diane dito. Nag-e-enjoy si Diane kasama ang kaibigan. Tapos habang pauwi. Sinimulan niyang hanapin si Juliet ngunit wala siya sa loob ng bahay. Paglabas ni Diane, nakita niya si Juliet na may kasama siyang 2 lalaki inaya siya ni Diane na maglakad pa uwi ngunit tumanggi si Julia na gusto niyang mag-enjoy ng higit pa kaysa sa tanong ni Diane pwede ba akong sumama sa iyo sa sinabi ni Julia na pwede kang sumama pero may kondisyon kahit anong gawin ko, huwag kang tumigil, ako pagkatapos nito. Pareho silang sumakay sa 2 batang iyon. Si Diane at isang batang lalaki ay nakaupo sa backseat. Sinimulan niyang hawakan si Diane ngunit pinigilan siya ni Diane pagkatapos na ihinto ang sasakyan nagsimulang makipagtalik si Julio sa isa pang batang lalaki nang makita itong si Diana ay lumabas ng sasakyan. Sinusundan din siya ng batang iyon at sinimulan siyang hawakan ng malakas. Unti-unti itong nagiging marahas. Pagkatapos ay iniligtas ni Julia si Diane at pareho silang tumakbo palayo. Kinaumagahan ay narinig niya ang boses ng isang babae mula sa kwarto ng kanyang papa kaya nagsimulang magtaka si Diane kung sino ang babaeng ito. Pagkatapos ay pumasok si Diane sa paaralan at doon kausap ni Antoine si Julia. Si Diane is very jealous in this and asks her do you like me tapos umayaw si Antoine. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo ng paaralan upang maligo ngunit biglang kapag naubos ang tubig ay pumunta siya sa boys hostel sa galit at nagsimulang maligo at ang isa ay dumating at sinubukang takpan siya ngunit ang iba pang mga lalaki ay dinala siya at hinawakan si Diane. Maya-maya ay dumating ang coach doon at dinala si Diane. Tumatawag din siya sa papa ni Diane maya-maya ay dumating ang papa niya para sunduin siya kapag tinanong siya ni Diane maganda ba ako. Sabi ng papa niya, maganda ka.
Pagkatapos ay tinanong ni Diane kung nakikita kitang kaakit-akit. Gusto mo bang maging intimate sa akin? Nang marinig itong si Christian ay nabigla at pinagalitan niya ito at sinabing huwag mong kalimutan na ako ang iyong ama. Pagkatapos ay pumunta si Diane sa bahay ni Julia upang makipagkita sa kanya. Tapos sabi ni Julia, napakabait ng papa mo. Hindi kanya pinipigilan sa anumang bagay. Pero lagi akong pinapagalitan ng tatay ko. Wala akong magagawa sa sarili kong kusang loob dito. Sinabi ni Diane na walang ganito. Ang tatay ko ay katulad din ng mga magulang mo noon kay Julius. Sa tingin ko may gusto sa akin ang tatay mo. Kakaiba ang tingin niya sa akin. Napansin mo ba ito? Nagsimulang tumawa si Diane at sinabing walang ganito. Nagkaroon ka ng hindi pagkakaunawaan. Makalipas ang ilang araw, nagbakasyon sina Diane at Julia kasama ang kanilang mga magulang. Biglang nagkasakit ang papa ni Diane habang naghahapunan. Dinala sila ng nanay ni Julius sa kwarto. Then both of them go to the bar and drink. Meanwhile, Julia flirts with the bartender and invites him to her room. Ang bartender sa una ay tumanggi ngunit kalaunan ay sumang-ayon na sila ni Julie ay intimate sa silid at si Diane ay nakaupo doon na nanunood sa kanila. Kinabukasan ay pumunta silang dalawa sa isang club, sa kabilang banda, na nagpapakita sa isang batang lalaki na sinabihan ni Julia si Diane na sumayaw sa taong iyon at sinubukan siyang mapabilib. Pagkatapos ay sinasayaw siya ni Diane at gusto siyang halikan ngunit tumanggi ang bata dahil sumama siya sa kanyang kasintahan. Pagkatapos ay dinala siya ni Diane sa banyo at hinalikan ngunit sinubukan ng bata na lumapit sa kanya. Pagkatapos ay tumakas si Diana at dinala si Julia sa hotel. Kinaumagahan ay umuwi si Diane upang makitang nasa bahay ang kanyang ama at isang babae. Sabi ni Christian, kaibigan ko ito. Naiintindihan ni Diane na may relasyon ang dalawang ito kaya nagagalit siya sa kanyang papa kahit gabi. Ang babaeng iyon ay nananatili sa kanyang ama. Kinabukasan, late na nagising si Christian. Tinanong niya si Diane kung naihanda mo na ba ang kapatid mo sa school, tapos sabi ni Diane, hindi ako ang tatay niya. Kung ikaw ay dapat mong ihanda siya, pumupunta siya sa kanyang paaralan sa pamamagitan ng paggawa ng bastos na pag-uugali sa ganitong paraan. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ni Christian sina Diane at Julie sa kabilang banda. Nakasalubong nina Julia at Diana ang isang batang lalaki. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa kanyang bahay sakay ng kanyang bangka. Ang batang ito ay umibig kay Juliet at ang tatlong ito ay matalik na magkasama. Kinabukasan, ang lahat ay naglalaro ng football at lumalangoy. Si Diane ay nakatulog habang hawak ang kanyang ama nang dahan-dahan nagsimulang maakit si Diane sa kanyang ama. But Christian finds all this awkward so he get up from there and leave. Then habang naliligo si Christian, Diane and Julia prank him. Then sa gabi pumunta lahat sa bar and drink. Then Julia and Christian start dancing. Seeing this angers Diane and she tells him para bumalik sa hotel. Ay lasing si Christian. Hindi man lang siya makapagsalita ng maayos. Ang pagsasamantala dito ay inaakit siya ni Julia. Gusto niyang maging matalik sa kanya, ngunit umalis si Christian sa silid. Pagkatapos ay sinusundan din siya ni Julia sa paglabas ay inaakit na naman siya ni Julia. At kahit na si Christian ay hindi mapigilan ang sarili at maging intimate kay Julia. Samantala, lumapit si Diane doon at sinampal ang kanyang ama. Tapos nagalit si Diane sa papa niya at nagsimulang umalis. Then her dad tried to stop her but she ran away. Pagkatapos ay nakita ni Diane ang bangka sa gilid ng dalampasigan at pumunta siya doon at nakatulog. Then in the morning si Diane reaches the sisimula siyang umiyak sa galit. Pagkatapos ay dumating ang kanyang ama. Humingi siya ng tawad sa kanya at ibinalik siya sa hotel. Tapos sabi ni Julia, akala ko hindi ka na babalik. Tapos sabi ni Diane, hindi ako dumating mag-isa o ibinalik ang tatay ko. Kinabukasan aalis siya pa uwi. Pagkatapos ang mga taong ito ay tumigil ng ilang oras sa gasolinahan. Sa kabilang banda, sinabi ni Diane kay Julia, sasama ka ba sa akin? Tinanong ni Julia kung saan. Hindi sumasagot si Diane at nagsimulang tumawid sa kalsada. Iniisip ng lahat na gusto niyang magpakamatay. Sinubukan siyang pigilan ng mga iyon ngunit hindi tumigil si Diane. Actually hindi mapapatawad ni Diane ang papa niya at minahal si Antoine pero wala din nangyari kay Antoine. Pagkatapos ay gusto niyang maging intimate sa kanyang ama na talagang mali. Pagkatapos ay tumawid si Diane sa kalsada at ngumiti siya at ang pelikula at dito kaya sana ay masiyahan ka sa video.